Welcome to my new vlog. Pauwi na ako. So, ayan. Natapos din ang aming work today. Medyo masyado kami na-stress kasi meron supposedly kami inspection na inaantay. Tapos, almost 3 weeks na kami nag-aantay hanggang ngayon. Hindi pa rin kami napunta-puntahan. So, hopefully tomorrow. Kasi, tomorrow or Wednesday. Last day na kasi, end of the month. So, hindi kami pwedeng ma-field. Alam mo naman, masyado silang. Dito kasi masyadong strict when it comes to cleanliness. So, kahit maliit na bagay, pwedeng ikasarado yun ng shop. So, kaya stress kami lahat. So, anyway, pauwi na ako. And dahil pauwi na. So, ikukwento ko sa inyo guys. Kasi dito, siguro madadaanan natin yung mga nag, kung saat yung parang nag-offering. Yes, kasi dito sa Singapore, mayroon silang tradition o parang, ayan, mayroon kasi sila ditong tradition, parang culture, parang, ano ba yan? Tradition siya na tinatawag nila na pag, I think this month, nag-start ata ng July 29, then the whole August. Yun. We call it Ghost Festival. Hunger Ghost Festival. Parang ganun. Parang sa atin, ano. Parang, tawag dito, parang Halloween. Kasi dito kasi sa Singapore guys, marami iba't ibang religion. So mostly ang nagsiselebrate niyan, if I'm not mistake, yung mga Taoist or Buddhist. So sila yung mostly na nagsiselebrate. So makikita mo sa mga block, sa block, kung kahit saan, kahit sa mga streets, may makikita kang nag-o-offer ng prayers. So, tradition yan dito. So, kasi meron silang pinapaniwalaan na parang, kung tama ako, if not, please correct me. Parang, merong silang pinaniwalaan na yung spirit parang open yung gates of hell. So, yung spirit pwede sila makalabas. Kaya, ang ginagawa nila, nag-o-offer sila ng prayer. Tapos, yun, nag-o-offer sila ng kung ano. Tapos, meron silang sinusunog. Parang, ano tawag nga dun? Parang just paper. Parang, yeah, may mga sinasunog silang papel. Yung binibili nila yan sa ano. So, bago pa yan. Tapos, so, ayan, ang haba-haba na ng kwento ko. So, ayan, papakita ko sa inyo kung mostly ka anong ginagawa ng mga tao dito. Lalo-lalo na yung mga ano, mga Buddhist nga at saka Taoist. So, ayan. So, ayan. Ganito dito pag ganito ghost night. So, lalo na pag pa-end na yung month. What we do is, yun yung nag-o-offer sila ng candles, tapos nagsusunog sila, tapos nag-o-offer sila ng mga food.
actually ganun dito. Early of the month of August, they're already praying. Then in the middle of the month also, they're praying. Then end of the month again, they're going to pray. So they call that, wait, sana ko dadaan, they call that ghost month. This is the month of praying. So, kumbaga sa atin, ano siya, tawag ito, yung November 1 and 2, All Saints Day. Ganun. Pero sa kanila, tradition, Chinese. So, yan, nag-o-offer sila ng kung ano-ano, tapos magsusunog sila ng, hindi ko lang alam kung ano yan, mga prayers ba yan. So, ganito dito pag August. Kasi ito yung tinatawag nila na ghost month. So, kahit saan, may makikita ka. So, katulad yun. Yan yung mga susunod nila. Talagang ano, talagang i-celebrate that. Tapos, bibili talaga sila ng mga offer yan. Yan yung mga offer. Ang tawag dyan, ghost month. So, it's a Chinese tradition. So, kahit saan ka magpunta, may ganyan. Even in our block. Early of the month pa lang ng August, may makikita ka ng nagsisiga. Yun, nagsusunog, nag-o-offer ng prayers at saka ng yun, yung mga food ina-offer. Parang sa atin din pag Undas. Undas ba ang tawag dun? Diba nag-ano din tayo nagsiselebrate? Pero sa atin 2 days lang, diba? 1 and 2, November 1 and 2. Sa kanila, the whole month. Tapos nag-o-offer sila ng prayers. So, ayan. Ayan, guys. One of the their tradition. So, ayan. Andito na ako sa bus station. Maaga kaming natapos kasi super busy kami today. So, magang enough sinara ng bus ko. Yung ano namin, yung outlet kasi pagod kami lahat. Kasi maaga nag-umpisa. Ang daming tao. Enough na nga namin yung delivery kasi full house kami today. So anyway, ayan, mag-antay na lang ako noon. Mag-antay pa ako ng bus. So, ayan guys. So, see you na lang later. Diba? Ganyan dito guys. Kaya ano, tawag dito. Kaya meron kami mga ano dito, yung parang sigaan. Kasi nagsisiga sila. Ayan. Ano yung tradisyon nila? Ayan. Makakita mo. Ayan. Nagsusunog sila ng mga papel. Kasi ano yun? Ano nga tradisyon? Tapos, itong month na to, itong month ng August, itong month of August, bukod sa ghost month, ano din siya, lantern festival. So, ayan, makikita mo, as you can see, yan. Kasi may school dito, sa block namin, may preschool, so, ayan, may mga ganyan, yan yung mga lantern, kasi ito, ayan, preschool. So, ano yan, project yan ng mga bata. So, itong school na to, guys, sa baba lang to, ng bahay namin, sa block. So, ayan, oh, cute. So cute. Ano yan, mga project ng mga bata. Kasi, yun, lantern festival, autumn.
So grabe, sobrang pagod ako. So by the way guys, simula next week, pwede na kami hindi mag-wear ng mask. But pag nasa mga pampublikong transport kami, yun, we still need to wear mask. Tapos pag nasa work, kapag food handler like us na nasa Pizza Hut kami, we still need to wear mask. Pero yung mga tao, yung sa mga bukla ng mall o Tanong Park o kahit saan, pwede nang hindi mag-wear ng mask. At tsaka sa mga taxi or sa mga bus, school bus, optional na lang yung pag-wear ng mask. Pero yung sa public transport, like MRT, public bus, yun, kailangan pa rin namin mag-wear ng mask. Pag pumunta ka ng hospital, lalo na sa mga elderly hospital, yun, kailangan pa rin mag-wear ng mask. So, umpisa na yun next week, August 29, I think. Kung tama ako. Yun. In-announce na dito na pwede na kami hindi mag-wear ng mask. So, laking tulong. Kasi sobrang naano ako. Kasi hindi na ako nakakahinga. Tapos, ano, tawag dito? Naano ako, guys. Kasi pawisin ako. So, pag nagpapawis yung bibig ko, kaya minsan nagkakaroon ako ng mga rashes. Mga akala mo pimples. Ano yan? Sweating kasi ako yung pawisin. Pag yan, tas ito. So, ayan. Malapit ako sa house. Tuk na talaga ako kasi super. So, as usual, may dala na naman akong pizza para sa mga anak ko. Parang everyday na kami nagpipizza. So, ayan, hindi na ako sa house. Ayan. So, ayan, dinalan ko ng hash brown yung anak ko kasi favorite niya to. Tapos, yung stop milk ko, binikbit ko. Ayan, chicken royale. Wala na kasi akong chance kumain doon. Pinadala na ako ng dalawang chicken royale ng boss ko kasi dahil nga super busy kami, siguro naawa yung boss namin sa amin dahil wala na nga kami time mag-break. So, pinaano niya ako ng dalawa. Pinagawaan niya ako ng dalawa. Tapos yun, hash brown. Favorite ng anak ko. And of course, hindi kami pwedeng mawala ng pepperoni. Ng aking unico iho. Natulog daw. Walang wifi. So, ayan. Pepperoni. His favorite. So, ayan guys. Since nandito na tayo sa house, so, tatapusin na natin tong vlog na to kasi pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Sorry. Gusto ko na magpahinga. Tsaka, syempre, kakain na ako ng ngayon. Time is 11. So, 11 p.m. Although, maaga kaming nag-close sa store dahil nga yun, super pagod kami. Maaga pa lang nag-start na yung tao. Ang dami ng tao. So, ngayon, wala kaming chance mag-dinner. So, kaya nga yung, ano ko, yung meal stuff ko, dinala ko na lang dito sa house. So, kakain na ako, guys. So, tatapusin ko na tong vlog na to. And, lagi kong sinasabi, be positive lang tayo lagi. And also, stay safe. Lalo na dyan sa Pilipinas. Ang dami na namang dami ko na namang narinig na hindi magandang mga balita. So, ayan. Then, hope to see you on my next vlog. And, good night everyone. God bless all. And, have a good sleep. And,
see you on my next vlog. Bye-bye. I love you.